gandang hapon mga lods. So ngayong araw, ating i-unbox naman ang Discovery. Woo! Kanyang model name, HS4 16 magnification 10x44 SFAI and 30mm tube. So, manual. Dito yung kanyang card, specs card, chamois screw. Wow! So maganda rito, meron na siyang rail mount. Sabi rito, shockproof and waterproof. Okay, dito. And then, meron siyang leveling indicator. So, ito yung kanyang turret. Elevation turret. Kailangan mo pihitin pataas. Hilain mo muna pataas. So, narinig nyo. Napaka-crips. Kanyang lagitik, itong kanyang windage. Ito naman ang kanyang parallax adjustment. Ito yung kanyang parallax. Nagsisimula sa 8. Ah, sorry, 10. Ano ko, 8 yung infinity. Hanggang 500, then infinity. Yards. So, mayroon yung kanyang magnification. Start ng 4 hanggang 16. And then, yung kanyang eye relief. So, malaki na rin yung kanyang big eye lens. So, yung kanyang tube ay 30mm. Ayan. And then, sa loob ng box, meron na siyang kasamang mount. So, pagkabili mo nito, kasama na ito. Kumbaga, pag-order mo sa online, sabihin mo kung 20mm ba or 11. So ito ay naka 20mm. And then ang kanyang screw and allen key. So yun po yung kanyang kasama. So itong ating scope ay model line HS first focal plane. Yan, ang kanyang field of view 6 degrees 1.51. Exit pupil 10.8 to 2.7 mm. Click value is 1/4 of MOA. Yan, ito ay minutes of angle naman. Maximum elevation adjust range 35. So, malayo rin yung mararating niya. 35 clicks. Itong kanyang maximum windage adjustment 35 din. So effective objective lens diameter ay 44mm. Nakalagay pa yung objective lens 44. Sa bigat na 776 grams. At saka meron siyang length na 350mm. Shockproof, waterproof, fogproof, nitrogen filled. No? Hindi ka na pulugi sa halagang 7,000. No? Actually, nabili ko to sa Lazada, 7,600 ang price, pero nakuha ko pa siya ng 6,700. Daming promo and then yung mapawas-pawas. So ano pang meron, no, dito sa ating unit? So meron pa siyang
tinatawag na ito, no? Meron siyang kasamang para hindi ka masilaw. At saka protection na rin, no? Protection na rin ng lens. Napakaganda, napakaganda mga lods. Pang student meal, kumbaga, no? Kung tight ka sa budget at gusto mo ng magandang scope, decent scope, sabi nga, hindi na pauhuli itong Discovery. Hindi pauhuli ang Discovery. So mga lods, no, sabi dito sa manual, limited lifetime warranty. Yan. So sabi rito, this product to be free of defects in materials and workmanship as long as it's on the original owner. So hindi mo siya pwedeng, so I mean, pag binenta mo, yung kanyang warranty ay mabuboid. So kailangan applicable lang siya sa original owner. All electrical components come with 1-year warranty. And limited nga, no? So hindi cover ang fault handling pag nabagsak mo or may nagawa kang ano, hindi siya kasama. Although ginagarantiyan nila na ito ay shockproof, waterproof. Ayan. So hanggang dito na lang mga lods, maraming salamat at sinamahan niyo ako sa isa na namang episode ng ating YouTube channel. Sana huwag kayong magsawang magtangkilik. Please click the subscribe button and notification bell for more videos. Thank you and more power sa ating lahat.